Ayun, good day mga boss. Ninja Rat po ito. So, ito. Dito tayo kay Sir Ednan. Boss Ednan, yan. Yan. Isa sa mga subscriber natin. Natutulungan natin na magpalit ng fuel filter. Linis na rin ng throttle body. Palit ng air filter. Sa kanya sa CVT niya, maingay eh. So, gawa natin ang paraan yun. Si Sir Ednan, eh, galing pa sa, Sir, saan ka, Sir? San Miguel. San Miguel. Malacañang. Malacañang, ah. Kiladigong. Kiladigong. Yan. So, yun. So, tapos na ako kay Boss Jerry. At may pinayos lang kami, minadjust lang kami. So, eto naman tayo kay Boss Ednan. So, tinutulungan niya na ako para mabilis kami. So, nangyari kasi sa kanya, maingay eh. Maingay pang gilid, maingay lahat. Saka yung takbo raw, nasa 90 lang, tapos minsan namamatay. So, check natin yung throttle body kung gaano kalinis. At yun, syempre, gagamitan natin siya ng Apitech. Apitech at Aeropack. Yan. Itong Aeropack, boss, explain ko na lang po sa inyo, ano po. Hindi naman po sa pinopromote ko ang Aeropack. Kasi sa lahat po ng mga nagamit ko na throttle body cleaning na nasa can, ito, malakas ang pressure nito. At the same time, marami ho siyang laman. Kapag ito ang ginagamit ko, kaya niya ang isang buong throttle body, isang buong manifold, tapos may sobra pa. Samantalang yung mga iba na ginagamit ko na hindi ko na ipapakita. Iaano ko lang, isang mabilis lang para baka naman sabihin, naninira tayo. Isang mabilis! Wink! Ayun. Post yun na lang yun kung makikita nyo mga boss. So, ayan. So, mas marami po ang Aeropack, ang laman ng Aeropack. At the same time, boss, magkano mo bili mo rito? 280 ang bili niya rito. Wink! Yun, pinos ko lang po. Nabudol daw po siya. Samantala ang Aeropack ko, napakaraming laman, napakalakas ng pressure. Eh, mabibili niya lang sa mga tindahan ng mga motor. Nasa 150, 180, 170. Depende ho sa ano. Siyempre, gusto rin kumita ng mga natitinda. Yun, so, hindi ko pinopromote, hindi ko nagsisales to ka kasi gusto ko kasi makatipid yung subscriber ko. Ang gusto ko mangyari, hindi na kasi yung isang binibili nila, kulang na kulang ho, hindi ho nalilinis lahat. Kaya para sa akin ho, Aeropack ang ginagamit ko. Natry ko siya last year, nagulat ako, ang daming laman. Kumbaga, isa pa ho kasing problema, meron kayo mabibili yung kulay green. Yung kulay green po, ang dami pang laman pero wala ng pressure. So, ang hina ng pressure niya sa loob. Samantalang yung iba naman, no, ilang spray mo lang, barado. You know, naging experience ko sa mga panglinis ng throttle body. Sa Aeropack, ubos na sila, ubos na yung laman, may pressure pa rin. Kaya, ang dami, oh. Kaya ako pinopromote. Hindi naman sa pinopromote. Kumbaga, pinopromote ka na rin kasi paulit-ulit ako sa Aeropack. Mas gusto ko gamitin ang Aeropack kaysa sa ibang mga panlinis. So, yun nga, boss. Baka kung pwede naman, Aeropack Philippines. Yan. So, alam ko, maridinig nila ako dyan. So, baka mamaya, tulungan nila tayo. Bagsakan nila tayo ng maraming Aeropack dyan. Eh, kapag nagkataon ho yun, eh, makakatipid ho yung mga subscriber. Basta meron pa akong stock na galing sa Aeropack Philippines, makakatipid ho tayo. So, pag wala, eh, automatic ho talaga, bibili ho kayo. You know, yun lang ang masishare ko sa inyo muna. Mga boss, putulin ko muna, post ko muna pala, at isasampa ko muna sa taas to. At ando pa kasi si Boss Jerry, inaayos pa yun sa kanya. Ayun boss, post ko muna. Yun, balik tayo mga boss. So, inuno ko muna itong CVT ni Boss Ednan. So, sa isang nakita ko sa problema sa CVT niya, is, unang-una, ang kanyang stock na pulley, tinanggalan ng oil seal. Ayan, oh, kita nyo? So, nangyari ngayon, walang grasa sa loob, napunta lahat sa labas. So, kaya lahat, puro grasa, sliding siya. Ultimo yung bell, makikita nyo rito. Yan. May magrasa, nagtalsikan lahat ng grasa.
Tapos nagkaroon din pala ng problema yung kanyang sikunyal. Ayan, oh, kita nyo. So, isusigul niya, ang dami ng tama. Ito. Ayan, hindi napatay. So, siguro ito nangyari. Lumuwag ito noon. Biglang, nag-ano siya. Ay, mag-focus sa cellphone ko. Ayun. So, ayan, yung mga nakita ko mali. Slider piece, maluwag na. Pero, wala siyang dali. So, gagawin natin ang paraan yan. Ayun, so lilinisin muna natin mga boss. Balik tayo ha, at popos ko muna. Yun mga boss, balik tayo. So, yun, isa sa mga naging kita kong problema is, kaya pala nagtagasan yung mga o-ring, yung mga grasa niya, walang o-ring yung kanyang male torque drive. So, siguro ginawa na lang ng paraan. So, natuyuan ngayon siya, natuyuan yung kanyang torque drive, ay yung female. So, yun, buti ka mo, wala masyadong tama. Yan. Yan ko, makikita nyo, hagit lang ha. Wala kasi akong tripod dadala eh. Yan. So, yung female niya, naputulan ng o-ring. Tapos, isa pang naging problema, Beyblade. Beyblade. So, hindi na naman siya nagalaw. Ayan o. Matigas na naman siya. So, yun ang isa sa mga nagiging problema. Kaya minsan walang tinatakbo. So, babagawin natin yan. So, gagawin natin dyan. Kakargahan natin ang rat lining to. So, mamaya, makita natin kung pagkatapos natin lahat to, anong magiging performance ng motor niya. Ah, boss ha, papos ko muna ulit. Yun, balik tayo mga boss. So, yun, tapos na kami sa CVT. So, ang dami ko nakitang mali sa CVT. Ang daming wala. Yung o-ring, tapos yung washer na nakalagay is lagpas-lagpasan sa bushing. Tapos, yung mga yung lining niya, problema. Tapos, yung bell, malapit na rin. Yung kanyang pulley, walang oil seal. Ang dami. So, naremedyohan na natin yung iba. Tapos, dito naman tayo sa throttle body. So, ito. Ano napapansin nyo sa kanyang throttle body? So, ang throttle body niya, pinagawa niya raw noon. Pinalinis niya yata. So, ayaw ko mapapansin nyo. Ito, pinagkaiba. Yung mga tornilyo. Ayan. Haba. Hindi na ito yung original tornilyo. Kung ano yung mga pinaglagay na tornilyo. Sabi ko nga, baka nakahuyan yung motor mo. So, remedyohan natin yan. Tingnan natin yung, kasi may nakikita ako maingay pa eh. So, ayusin muna natin, boss. Balik ako. Yun, mga boss. Nagkakatuwa ang kami rito eh. So, yun. So, ang issue kasi nitong 2013 model ni Boss Ednan na motor is, minsan daw, pag tumatakbo siya, namamatayan. Tapos, ang top speed 90 lang. Minsan, hindi na raw talaga umangat doon. Ang tagal na raw makuha. So, sa CVT, naayos na natin. So, sa throttle body ngayon tayo. So, nung nabakslas ko, ang daming problema ng throttle body. So, kailangan na rin siyang linisin. Tinan nyo, boss. Kapal ng dumi. Kaya namamatay. Kaya namamatay-matay na. Ayan, oh. Tanya nyo yung dumi. Tinan nyo yung manifold niya. Kulay pusit na yung... Pusit talaga. As in talagang... Hindi na talaga ano... Ayan o. Oh. Nga. Oh, pati yung loob. Ayan. Pati yung loob. Pasensya na, medyo tanga, maghahapon na. At ayan. Oh. Kapal lang dumi. So, sa lahat ng nalinis kong throttle body, ito pinaka the best. Kulay pusit. Kulay pusit. Ayan o. Oh. Ayan. So, boss, putulin ko muna. Tapos ko muna at tirahin ko na at nagagabi na. Yun, balik tayo mga boss. So, ginabi na kami. Medyo sumakit ang ulo ko sa throttle body ni Boss Ednan. So, ayan, start natin. Boss, pakistart nga. So, ayan, kasi naka-kalkal pipe na siya eh. Eh, pero ito, sabi ko sa kanya, mababa na yung minor niya. So, problema kasi sa kanya. Sige boss, pakipatay na. Problema sa kanyang ISC
is merong spring pero hindi yung original na spring ng IEC ng Yamaha. Ang nakalagay na spring is parang maliit lang eh. So tapos yung kanyang rotor ng kanyang IEC mismo is ano na, maganit na. So pasira na rin sa madalit salita. Tapos yung kanya namang ingay na didinig ko is pinagdududahan ko is kundi yung sa valve clearance niya dito or sa bending starter niya kasi ang ingay ng tunog eh. So advice ko sa kanya, worst come scenario, baka sana wag naman, baka mamaya alog yung ring or may alog sa head. Kailangan masilip namin. So pero hindi na kami matatapos doon. Pero bago ko buksan yung head nito, sisilipin ko rin muna yung bending starter kasi ang history ng bending starter niya, pinalitan niya raw kasi nasira daw yung bending starter kaya umingay. So sabi ko nga, sisilipin ko uli yung bending starter niya, baka mamaya sablay or may problema yung nabili niyang bending starter. So ngayon tatapusin ko na yung video. So kasi gagawin ko na lang muna sa kanya kasi gabi na eh. May pasok pa siya bukas saka inaantay na sa kanya ng inaantay na siya ng asawa niya at ayaw na nga siyang pabalikin eh. Huwag ko na raw isoli yung asawa niya. Yan, joke lang yun mga boss. So yan, lilinisin ko na lang yung papalitan ko na lang yung fuel filter niya. Tapos pauwiin ko na muna si boss. Babalikin ko na lang siya. Next schedule naman yung kanyang head saka yung bending starter. Silipin namin kung ano yung numalagitik na yun. So yung mga boss, puputulin ko na muna to kasi gumagabi na, so ayusin ko pa tong sa kanya. So kaya hindi ko na natapos yung video, hindi ko na napakita sa inyo lahat kasi nakita nyo na rin naman eh. So ito po yung episode 11 natin ng Free Labor kay Ninja Rat, brought to you by Aeropack. Yan. Hindi ko naman ini-introduce, hindi ko naman pino-promote ang Aeropack, pero lagi kong babanggitin 'yan, Aeropack. Oh, ayan. May aero ka na, may pack ka pa. 'Di ba? So, ayun mga boss, puputulin ko na muna 'to at tapusin ko pa yung kanyang fuel filter. Okay, ride safe mga boss.